you know, yung pang ano niya kay ano, pang ano yung lalaki Chamtata, yung pagtanggal niya doon sa laban niya, okay, hindi nga si Chamtata na nakakuha ng pera doon sa laban na yon. Pero yung magiging ano, decision niya pag natuloy na sa korte yan, eh monetarily, mababayaran sila Chamtata doon sa nawalan na pera nila kasi hindi sila nakalaban. Mapagpalang araw sa inyo mga kakwento at maligayang pagbabalik. Dahil hindi natuloy ang laban ng current WBO Bantamweight Champion Paul Butler at sa ating kababayan na si Gianriel Casimero, hindi lang oras o panahon ang nasayang, hindi lang ang world title belt ang nabaklas kay Casimero. Dahil syempre, hindi rin kumita ang ating kababayan kahit 5 duling o 5 bulag man lang at gumastos pa ang kanyang team mula sa kanyang pag-training o paghahanda. Panahon, titulo, at hindi kumita ng pera ang sabay-sabay na nanalasa sa ating dating kampiyon na si Casimero. Kaya dito na nga mga kakwento masusubukan ang tibay ng pusong kampiyon kung paano siya tatayong muli mula sa kanyang pagkadapa. Kaya naman marami ang natuwa dahil sa nakarang live ng tatay ni Rachel na si Sir Jerry kasama si Idol Papi Zion, dito ay may magandang sinyales na naibahagi at nais na ipapahiwatig ni Sir Jerry patungkol sa maaaring pera na matatanggap ni Casimero dahil sa hindi natuloy ang laban nila ni Casimero at ni Butler sa England. Pero baka sasabihin nyo, Mr. Kwento, paano mo naman nasabi na magkakaroon ng pera si Casimero na hindi nga natuloy ang laban nila ni Butler? Okay, ganito yan mga kakwento, makinig kayo ng mabuti. Ang tanging dahilan kung bakit hindi natuloy si Casimero sa laban nila ni Butler ay dahil ito sa desisyon ng British Boxing Board of Control. Ngayon mga kakwento, ayon sa ibinunyag ni Sir Jerry, kung itutuloy talaga ni Casimero na magsampa ng kaso sa BBBOC, talagang mapapaboran si Casimero na mabibigyan ng full refund sa mga ginastos ni Casimero bilang paghahanda niya sa kanyang kansilado na laban. Dahil hindi pwede na basta-basta nilang ikakansila ang laban ni Casimero na kasama dito ay ang pera na ginastos ng isang boksingero. Dahil isipin nyo mga kakwento, halimbawa ito ang nangyari. Kung penalty o multa lang ang ipinataw kay Casimero, pinapirma ng waiver na kung anuman ang mangyayari sa laban nila dahil nagsona itong si Casimero, ito ay hindi nasakop sa responsibilidad ng BBBOC kung anuman ang mangyari kay Casimero. Basta ang mahalaga, pinayagan ng BBBOC na lumaban itong si Casimero. Pero halimbawa na lang ay ganito ang nangyari. Pinayagan na nga itong si Casimero na lumaban kay Butler pero hindi niya nakuha ang timbang. Mga kakwento, ang mangyayari dito ay ganito. Babaklasan ng WBO itong si Casimero ng titulo bago pa man magsasagupan sila ni Butler. Pero at least mga kakwento, manalo man o matalo si Casimero sa laban, ang mahalaga ay natuloy ang laban. At syempre, kikita dito ang ating kababayan. Kaysa sa ginawa nila na hindi na nga nila ipinalaban si Casimero, binaklasan ng titulo at wala pang perang nakuha itong si Casimero. Kaya kung sakaling man nakakasuhan ng Team Casimero ang BBBOC, ang pamahalaan ba ng Inglaterra ang kakalabanin ng Team Casimero? Mga kakwento, ito ang kasagutan. Hindi po, dahil ang BBBOC ay pinapatagbo ito ng pribadong mga tao at hindi po gobyerno nila. At ayon sa aking pananaliksik, ang BBBOC ay nabuo noong 1929 at ito ay mula sa nag-exist na noon na tinatawag nilang National Sporting Club. At ayon sa Wikipedia, ito ay isang club na founded noong 1891 at ito ay isang pribado. At ayon sa libro na Sport and Policy Issues and Analysis ng BBBOC, ang pamahalaan ay hindi nakikialam kung anuman ang mga patakaran o gagawin ng BBBOC. Ibig sabihin lang mga kakwento, tama nga itong si Sir Jerry na ito ay isang pribado. Kaya kung itutuloy ng Team Casimero ang kaso nila against BBBOC, ang council lamang ang makakalaban nila at hindi ang pamahalaan. May mga pagkakataon ba mga kakwento na may nagkaso sa BBBOC noon? Ang kasagutan ay meron po. Pagamat hindi man magkakapareha ang kaso nila ni Casimero, pero ang mahalaga ay may nagsampa na noon. At alam nyo ba, pinaburan pa ang boksingero kaysa sa BBBOC ng korte. Pakisearch nyo lang po mga kakwento ang High Court Approval for Boxer Edward Gutsnatch Claims Against British Boxing Board. Ito ang punto ni Sir Jerry mga kakwento.
kung ipupush talaga ng Team Casimero ang kaso against BBBFC. Ang ginastos nila ni Casimero ay mababayaran daw talaga yan. Mga kakwento, para sa inyo, good news nga ba ang payag ni Sir Jerry kay Casimero? O di kaya ay bad news ito para sa inyo? Dahil kung gagawin ito ng Team Casimero at magtatangumpay sila, at least sa ganitong paraan, ay may babalik man lang ang nagastos ni Casimero sa kanyang canceled fight. Samantala, todo bantay naman itong si Sir Jerry ngayon sa boxing gloves ng WBC bantamweight champion na si Nonito Donaire. Dahil kung noon ay natastas ang kaliwang gloves ni Donaire na Everlast, kaya ang ginamit niya na gloves ay ang winning gloves tulad kay Naoya Inoue. Sinabi pa ni Sir Jerry na kung mauulit man muli ang ginawa ng mga Hapones ng mga komite doon na 10 minutes before the fight ay muntik pang hindi na sana aakyat ng ring itong si Donaire dahil sa kanyang leggings na sinuot. Dahil gusto ng mga Hapones na tatanggalin ito ni Donaire, at may nakasagutan pa sila ni Donaire at ni Rachel na mga Hapones na umabot ito ng mahigit isang oras bago pa man umakyat sa ring itong si Donaire. Kaya bago pa man ang laban ay ginugulo na daw talaga ng mga Hapones ang focus ni Donaire. Kaya hindi na ito papayagan ni Sir Jerry na mangyari itong muli. At nagbiro pa si Sir Jerry na handa siyang makikipagsuntukan sa mga Hapones na gustong manggulo. Kaya para makakasiguro din sa gloves ni Donaire, apat na gloves ang dala nila. Dahil kung magkakaroon man ng problema ay may nakahandang reserba. Ang manufacturer ng Everlast ay nagulat daw talaga noon dahil bakit nagkaroon daw ng tastas ang gloves ni Donaire na dinala nila sa Japan. Dumaan na daw ito sa inspection at first time daw ang nangyari na ganito. Kaya naman sa pagkakataong ito, naninigurado na ang Team Donaire kung ano man ang eksena na gagawin ng mga Hapon para mawala sa focus itong si Donaire sa laban. Mga kakwento, sa gustong makakapanood ng live stream video nila ni Papi Zion at ni Sir Jerry, mga kakwento, nasa description box po ang link nila at pwedeng-pwede nyo po itong panoorin. At video courtesy po tayo dyan kay The Underground Culture, kay Papi Zion. Samantala, mga kakwento, ay nagbigay naman ng payo ang isa sa mga batikang sports analyst sa ating bansa at walang iba kundi si Attorney Ed Tolentino sa ating kababayan na si Nonito Donaire Jr. para matalo niya itong si Naoya Inoue sa kanilang rematch. Nakikita ni Attorney Ed na itong si Inoue ay papasok at papasok talaga yan para makakakonekta ng mga kombinasyon kay Donaire. I-pre-pressure daw talaga ni Inoue itong si Donaire. Kaya para hindi magtuloy-tuloy ang mga atake ni Inoue, kinakailangan talaga na magbitaw daw ng magbitaw si Donaire ng kanyang mga jabs. Kinakailangan ito ng mas mataas na enerhiya at gasolina para magawa ito ni Donaire. Sinabi pa ni Attorney Ed, sa unang pagharap nila ni Donaire at ni Inoue, itong si Donaire ay naghihintay lang daw kung kailan pumasok itong si Inoue. Kaya ngayon, kinakailangan na maging busy ni Donaire sa kanyang jabs to keep Inoue at safe distance. Pagkatapos dito ay set up niya ang kanyang bombang bibitawan niya kay Inoue para mahuli na ang nagwawalang halimaw. Mga kakwento, batay sa ibinunyag ni Sir Jerry, mauulit kaya ang mga ginawa ng mga Hapon sa Team Donaire noon o di kaya ay maiiwasan na itong mangyaring muli dahil nakahanda na ang Team Donaire kung maulit man ito. Mga kakwento, ang ating napakinggan ngayon ay ang side lang ng Team Donaire at hindi pa po natin alam kung ano rin kaya ang side ng committee sa Japan. Pero ganun pa man, mga kakwento, sana ay wala nang eksenang mangyayaring muli. At kung meron man ay mapipigilan nila ito para ang concentration ni Donaire ay hindi masisira. Kaya mga kakwento, may the best man wins lang po talaga. Basta ibubuhos lang ng ating kaubayan ang kanyang abot na makakaya. At yan po ay napakahalaga. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat, mga kakwento, sa inyong panonood. Baka naman ay nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon, baka pwede niyo akong mabigyan dyan ng like. At kung hindi mo pa nagawa ito, yaba, gawin niyo na. Yo! Quadrala Street Time World Champion! So guys, please subscribe! Quintong di pa na yung kwento! So ano pa hinintay niyo? Mag-subscribe na! Let's go! Boom! At bago tayo magtatapos, mga kakwento, ay shoutout muna tayo dyan sa ating mga sulid na mga kakwento. Kay kakwentong Michael Guarina, kay kakwentong Tanjo Moto PH, kay kakwentong Darnell Domingo, kay kakwentong Boy Calasaga, kay kakwentong Bawal Makapugi, kay kakwentong Superman TV,
At ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.